Magandang araw po sa atin lahat, mga sports fans, saan man panig kayo ng digdig na ron. Pag-usapan naman po natin ang mga resulta ng SEA Games, no? Punta muna tayo rito sa sports na billiards na napakalapit din sa puso ng mamamayang Pilipino. Dahil etong billiards ang inaasahan natin, katulad ng boxing, na makakapagbigay sa atin ng sangkatutak na medalya, gold medals. Ang inaasahan natin na hahakutin itong billiards team, no? Katulad nga ng boxing, marami ring gold medals na pwedeng masungkit ng mga Filipino billiard players dito sa ating biennial event ng SEA Games, no? Pero sa kasawian palad, sa unang araw ng kompetisyon sa billiard ay panay na pagtatalo yung mga inaasahan natin na hahakot ng gintong medalya. Okay, so sa event na 9 balls, dalawang team natin sa pangunguna ni Carlo Biado at ni Johan Chua ay tinalo ng mga Singaporeans na sina Tolian Han at Aloysius Yap sa score na 3-9. Kaya lagpak po sila sa gold medal, no? At ang isa pa nating duo, billiard duo na si Warren Kiamko, na mas sa tingin natin mas malakas tong team na to, at Jeffrey Ignacio ay natalo naman sa mga kay Tuang Mo at Pong Miat Kiao. Pero napakahigpit po ng laban, natalo po sila ng 1 puntos lang sa score na 8-9, no? So bagamat panay pagkatalo ang inabot ng ating mga billiard players, meron din namang nanalo na ito nga si Rubilin Amit na defending SEA Games champion ay nanalo sa 10 balls. Actually humabol lang to si Rubilin Amit na kapag poste ang kanyang nakalaban na si Thailand Sripaporn Nuan Tak. Pasensya na kayo, medyo hindi tayo pamilyar sa pagbigkas ng kalamang salita, no? Ulitin natin, Thailand Sripaporn Nuan Tak. Ayan. So nanalo po si Rubilin Amit mula sa pagkalubog sa score na 0-4 ay nakahabol siya para bawian tong Thailander na to at naging 7-5 po ang score. Pero ang pinakamalaking panalo po sa billiard event sa day 1 ay ang tinamu po ng ating legend, no? Tinataguruan po nating magician ng billiard, Efren Bata Reyes, na sa ngayon ay may edad na ng 65 years old, ay nanalo po siya sa event na Karum, no? Kung sa mga hindi po nakakakilala kung ano yung Karum, ito po yung karambola sa Tagalog, no? Wala pong butas yung ano, yung billiard table, at kinakailangan patamaan mo yung dalawang bola, kaya nga po karambola ang pinatawag natin. Okay, so nanalo po sa unang event, pasok na po sa semifinals tong si Efren Bata Reyes sa may score na 100-35, no? Okay, so sa pagpanalo niyan, nung ini-interview si Bata Reyes, sinabi niya nga na mas madali lang tong nakalaban niya, pero yung susunod daw ay world champion ng Karum, kaya medyo mahirapan din siya sa semifinals. So abangan po muli natin hanggang dito po mula po sa billiards game, billiard events ng Southeast Asian Games. Ito po si ang inyong lingkod hanggang sa muli. Hanggang mamaya po mag-update po tayo na mga kaganapan dito sa SEA Games. Bad Aratilis po.